huwag niyong ipapakita kasi pwede kayo makulong. May napulot ako guys na isang dynamo. Lumang dynamo at dilinis ko na siya at pininturahan. May butas dito. Nilagyan ko na rin siya ng puli. Ayan. At naiisip niyo ba yung naiisip ko? Yun ang gagawin natin ngayon. So bago natin siya i-assemble, i-check up muna natin yung kanyang globe kung mayroong problema, mayroong missing, dinetesting natin, tapos saka natin siya i-assemble. Another free energy machine na naman yung ating magagawa. Kaya kung naghahanap kayo ng magagandang generator, hindi kayo nagkamali, pumunta kayo sa YouTube. Kung gusto niyo mag-repair, matuto mag-repair ng TV, sa YouTube lang. Oh, shit! Kung may TV kayong flat screen na may guhit-guhit na ganun, buksan nyo, ikat nyo yung ano. Yan, huwag kayong magpa-repair. Pumunta kayo sa YouTube, matuto kayo sa YouTube. Mga cutting, madali lang yan. Sigurado, sira yung TV nyo. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing!
So, tapos na natin na kinondisyon yung ating dynamo. Ngayon naman ay always kailangan natin ng decorated plywood. Ayan. Okay? Much later. So, pasensya na guys kasi nagkaroon ng problema. Hindi kasi na-briefing ang ating producer. Ito. Nagagawan sila sa kapirasong tabla. Parang mga kamag-anak na nag-aagawan sa kapirasong lupa. So, meron ng kapalit. Mabuti, meron. Kung hindi natin mabubuo yung ating free energy generator. Eto kasi yung malaking ambag dito, yung plywood. Huwag nyo nang tanungin, mabibisto ako. Much later. So finally guys, natapos na natin yung ating machine. Ayun, eto ang tips ko sa inyo kung sakaling makagawa kayo ng ganito ay huwag nyong ipapakita kasi pwede kayo makulong. Oh shit! Oh shit! Wala, basta ganun lang. Pwede kayo makulong sa CR. Wah, ang galing! Ang galing! Okay, so eto siya guys. Alam nyo naman dito sa YouTube, napakabilis ng development ng mga ano, pag-upgrade ng mga machine aside from ating Radiant Energy nung nakaraan. So ngayon, mechanical naman. Huwag niyo nang pabuhat kasi mabibisto tayo dyan. Okay, so yan. Basta yan. Dynamo, so yan. Nakatali lang. Talagang ganyan lang talaga. Meron tayong capacitor na dinikit ko ng stick glue. Okay, meron siyang belt. Yung ating induction motor, meron din siyang capacitor. Nakasaksak kasi nga maglulup. Nagpo-produce ng kuryente. Kita nyo naman kanina, nagproduce ng kuryente. So, yan. So, ito ngayon ay hindi kailangan ng masyadong mataas na ampere at kuryente para i-start up. So, hindi tayo mahirapan dito. Kasi pag i-start up natin ito, yan. Tatalian lang natin dito, saka natin hihilain, and then continuous na siyang starting or running. So, paano patayin? Ganito lang. Poing, ganun lang. Ganun po kabilis ang mga gusto matuto. Yan na. Bahala kayo dyan kung masirang tuktok nyo dyan. Bandar na. Mag-welding na naman yata tayo. Sige, magbigyan natin. Mag-welding tayo. Oh, ayan, saksak natin dito. Ayan. Ground clamp, clamp naka-set up na. Oh, ayan oh. Welding tayo, gamit 'yan oh. Thank you.
continuous na siya. Baka maraming magalit sa akin, huwag nyo masyadong seryosohin to. Kesa mag reaction video tayo at gamit yung video nila, doon ako nadali, kaya hindi na natin gagawin yung ganun. Maraming mga nagre-reaction video, hindi tumagal, kaya huwag na natin gagawin. I-exam ang buhay natin dyan. Okay. Pinapasaya ko lang kayo. Yan o. Lana. Just for fun. Thank you guys. Next time na naman.